Yo! What's up mga idol? Welcome sa ating YouTube channel. Ako si Aski. So mga idol, itong video na to support ko sa mga exclusive to para sa mga non-OFW, yung mga tourist sa visa, visit visa dito sa UAE. Wow! Na uuwi sa Pilipinas mga idol. So ganito yung mga step by step na gagawin natin. So pakinggan ito. So unang-una mga idol, itong August 11 nagbigay yung government ng one grace period ulit para sa mga visit visa. So meron tayong 1 month hanggang September na grace period. So kung uuwi kayo within that month, wala po kayong babayaran na fine sa immigration. So kapag muna, kapag kayo meron ng schedule ng passport, nakakuha kayo ng ticket mga idol, ng schedule nyo. So pagpunta nyo ng airport mga idol, bago kayo pumunta ng airport, siguraduhin nyo yung cellphone nyo mga idol, mag-download na kayo ng QR scanner. So nakukuha yan mga idol sa ano, sa Play Store. So, i-download nyo lang yung mga idol, huwag nyo kalimutan, i-download nyo maigi yan. And then kapag kasi non-OFW o OFW mga idol, kung meron kayong kamag-anak sa Pinas o kahit kayo bago yung flag nyo, 1 day or 2 days before, i-search nyo na yung mga hotel na mga certified hotel na pwede nyong puntahan. So kailangan meron na kayong booking na hotel mga idol para mas mapadali. Kailangan meron na kayong booking para pagdating nyo sa Pinas, sa airport ng Pinas, madali na, dire-diretso na kayo. Kasi kung wala, ayun, meron pa kayong pupuntahan na gantong department, ganyan, ganyan. So ngayon, start tayo mga idol. So huwag niyong kalimutan yung QR scan code, mag-download na kayo yan idol sa mga cellphone nyo. And then huwag niyong kakalimutan yung inyong ballpen, magdala kayo ng ballpen mga idol. Okay? Ballpen nyo. Dali nyo na rin yung visit visa nyo kahit expired para sigurado. Kasi sana naman din may natin na karani. Okay, so unang-una, pagpunta nyo ng airport mga idol, sa check-in, check na yung mga bagahe nyo, passport nyo. Dahil ka visit visa to, di ba mga idol? Check nila. Tapos meron doon nakalagay sa may table nila, na i-scanin nyo. So yun yung sinasabi sa inyo na kailangan nyo mag-save sa cellphone nyo ng QR scanner. Kahit na anong scanner, basta kahit anong scanner. Pag niscan nyo yung mga idol, may lalabas doon na link sa cellphone nyo. Sasagutan nyo yun mga idol. Mabilis lang naman sagutan nyo sa mga non-OFW, visit visa, tourist visa. Madaling sagutan nyo yung mga idol. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes tapos tayo. And then after nun, pupunta na kayo sa immigration. Pag-pila nyo sa immigration mga idol, yun, check lang naman yung passport nyo, madali lang. Wala na mga tanong-tanong yan, wala na mga ano, kasi may 1 month grace period naman tayo. So diretso na kayo. Pagdating nyo sa nakalipas na sa immigration mga idol, unang-unang titingnan nyo sa boarding pass nyo. Pag may boarding pass na kayo, syempre tingnan nyo kung anong gate number kayo para makapag-ready na agad kayo. Punta na agad kayo doon mga idol. Doon na kayo maghintay ng time ng flight nyo. Okay? So kapag nandun na kayo mga idol sa inyong gate, hintayin nyo na dumating yung aeroplano, papuntahin kayo. Pagsakay nyo ng aeroplano mga idol, yan siyempre huwag nyo kalimutan, bawal po tanggalin yung mga face mask natin. Mas maganda kung meron din kayong face shield. Kasi mga idol, pagdating nyo sa aeroplano, dikit-dikit pa rin, wala yung social distancing. So kasi ako, nung umuwi ako, nung isang araw, puno rin yung aeroplano namin. Yun, so yun nga, medyo nakakalungkot ang balita. Kahit nga, sabi nga nila, mahal yung ticket. Kasi nga, hindi naman ang mapupuno, pero puno pa rin eh. May mga bata pa nga, kawawa naman.
Kapag nandun tayo mga idol, tandaan nyo, pagdating doon, bago kayo bumaba ng aeroplano, merong ibibigay na form sa inyo yung mga flight attendant. Passport nyo. Mas maganda nga kung meron nga kayong sinasabi sa inyo na booking hotel kasi pwede nyo na kagad pilapan doon mabilis na. Okay? So, pipilapan nyo mga ilang papel doon, mga ganyan yung pilapan nyo lahat. Bibriefing naman kayo doon ng, ano, ng mga Coast Guard. Maraming magbibriefing sa inyo. Yung Bureau of Quarantine. And then, pagbaba nyo ng aeroplano mga idol, kukolektahin muna nila isang papel na maliit na ibibigay nyo doon sa pagbaba nyo ng aeroplano. And then pagdating nyo doon sa pagbaba nyo ng aeroplano mga idol, nakahiwalay yung non-OFW sa OFW. Okay? So pagdating nyo ng non-OFW mga idol, kung kayo po ay nakapag-registered na kagad doon sa sinasabi ko sa inyo na meron na kayong booking hotel ng ganyan-ganyan mabilis, hindi nyo na kailangan na sagutan yung kanina sinasabi sa inyo na in-scan nyo doon sa may check-in. Kung meron kayo agad na gano'n, na naisip nyo agad sa Google o sa mga site, mga idol, diretso na agad kayo doon sa cashier. Tuturo naman sa inyo kung sa kayo magbabayad. O kung hindi pa kayo nakapag-register idol doon sa mga in-scan nyo kanina, kung hindi kayo natapos, pwede kayo sumagot muna doon, i-entertain din nila kayo doon. Maraming mag-entertain sa inyo doon mga idol, mga Coast Guard, sa mga frontliner. So, mabait naman sila. Kaya, no hassle, napakadali mga idol. So, yun na nga, magbabayad tayo ng fee kasi tayo ay non-OFW. O kaya tourist visa, magbabayad tayo ng 4,500 peso doon sa isang cashier sa booth. Pag nagbayad tayo mga idol, bibigyan tayo ng sticker. Sila na magdidikit nang sa likod ng passport natin. Ang passport po nito. Tapos meron pang tatlong sticker yan mga idol. Yung isa ididikit na sa likod ng passport. Tapos yung isa ibibigay nyo doon sa nagka-swab test. So kapag po kayo na kayo doon, saka siya nakapagbayad na kayo, bigyan ng resibo mga idol. Tuturo na kayo doon ng frontliner na saan kayong flight. Halimbawa, ang flight ko, PR659 mga idol. Nakalagay na doon kung anong booth yung 659, PR659 galing Dubai. So mabilis lang, pagdating nyo doon, bibigyan yung passport nyo, i-check yung likod ng ano nyo, passport yung sticker, then isa swab test na kayo mga idol. So yun, first time ko na swab test, so ganun pala ang feeling mga idol. Pupunta na kayo doon sa immigration. Tama, immigration. Pagpunti nyo sa immigration mga idol, so okay na, ibigay nyo ang passport nyo, i-check kayo. Pagdating nyo daw mga idol, pupunta muna kayo sa DOT, malapit lang doon, Department of Tourism. Tuturo kayo doon ng immigration. Kailangan nyo pumunta doon. Kaya nyo kailangan pumunta doon mga idol, kung kayo meron na kayong booking ng hotel na pupuntahan, i-verify lang nila yon. Kailangan lang nilang i-record yon na nandun kayo, ganyan. Ngayon, kung wala naman kayong hotel, mga idol, magbibigay sila sa inyo ng kung saan yung gustong hotel na record sa kanila. Yan. Bibigyan kayo. So, mamimili kayo kung saan yung gusto. So, yung akin, meron na akong booking. Kaya, i-register na lang nila. Ganyan, susulat nila. Then after nun mga idol, pupunta naman kayo doon sa kabilang table, ituturo sa inyo para doon sa transportation nyo. So dahil tayo ay non-OFW mga idol, pagdating doon, tayo magbabayad ng ating transportation. So walang iba transportation kundi metro o kaya taxi. So
sa pagdating ng mga idol, kailangan may ibibigay sa inyo na papel na maliit. Sasabihin nyo lang kung saan kayong lugar, kung saan kayong destination nyo ng hotel, bibigyan kayo doon. So, yun yung i-present nyo doon sa Coast Guard. May papakita kayo sa Coast Guard, kasi may mga papel na pinilapan nyo kanina, yung marami. Mayroon din kukunin doon yung Coast Guard na papel. Iiwan nyo sa kanila yon. And then, pagdating nyo doon, pag mag-exit na kayo, syempre, kung meron kayong bagahe, pwede nyo kunin muna yung mga bagahe nyo. Kung wala naman, okay na kayo, pwede na kayo mag-exit, mga idol. So ito, konting payo lang. Basic experience. Siyempre, gata iba man sa wala pa tayong SIM card ng pang Pinas. Meron kasi nung Smartfoot. O, meron din nag-aano na SIM card. Nakalagay free. Actually, free talaga yung SIM card niya, mga idol. Kaya lang, may babayaran ka pa rin na para mga promo nila yung ganito. Only 7 days, hindi. Medyo mahal, mga idol. Para magulat kayo, lala ng mga, kasi makikita nyo free na kalagay. Pero may bayad pala, mga idol. Pero kaya tayo ng budget, sa mga walang budget to, mga idol, pwede kayong bumila sa labas na lang ng SIM card. No? Pero kung nakabili kasi dun eh, nakalagay kasi free. Pero, walang budget. Yan, ganyan. So, pagdating nyo doon, mga idol, sa inaay ng paglabas nyo ng airport, meron pa rin mag-a-assist sa inyo ng mga Coast Guard sa frontliner na kung saan taxi kayo pwedeng sumakay. O kaya kung saan bus, ganyan. Yung papel na binigay sa inyo kanina, na maliit, kukunin nila yon. So, ire-record nila yon. Ire-record din nila kung saan taxi kayo sumakay, kung ilang bagahe ang dala nyo. Okay, mga idol. So, yun na nga, sakay kayo yung taxi. Siyempre, kayo magbabayan ng taxi nyo. To Muntinlupa, share ko lang sa inyo, mga idol, umabot ka ko ng 1-2 kasi so ang laki ng metro ng taxi guys sa Pinas, mga idol, nakakap ang hina lang ng loob. So yun na nga, so pagdating nyo ng hotel, mga idol, pagdating ng taxi nyo doon, meron nang nakaabang sa inyo na receptionist saka mga Coast Guard, mga police na kaabang doon. Iyaano ka na nila na bago ka bumaba, ipicture na muna yung taxi mo. Actually, nakaano na yan, nakabato na sa kanila na parating ka, alam na nila. So, ganun sila, ano, alam na nila yon. Wow! And then, picture na lang yun. Ginagalit mo yung mga receptionist na mag-aakit doon sa kwarto mo, ihatid ka nila. So, yun. Akat ka na sa kwarto mo. So, kailangan lang ng receptionist saka ng mga sundalo yung inyong passport, yung details nyo. Ipicturan lang nila. Ganun lang naman madali. Tapos, may pasasagutan sa inyong receptionist na form. Ayan, ganyan-ganyan. So, madali lang din. So, very entertaining naman sila saka mababait lahat. So, yung mga postcards, so, saludo ko sa mga postcards, mga police. Mababait sila lahat. So, walang problema, walang hassle. So, safe na safe tayo. Pagdating nyo sa kwarto, at tulad dito sa kwarto ko, mga idol, bawal kayo lumabas sa kwarto. So may nakabantay dyan sa pinto na mga Coast Guard, mga police, bawal kayo lumabas. For your safety na rin, sa safety na rin ng mga nasa tao, nasa labas. So protocol yun, mga idol. So dito, habang nandito tayo ngayon sa kwarto natin, mga idol, dito natin ihintayin yung result ng swab test natin. Ang sabi nila, 24 to 48 hours nakalagay doon. Pero sa akin, mga idol, kagabi dumating na. Within 7 hours, nag-email na kagad sa akin yung yung laboratory. Wow! So yung mga importante na meron kayong email ko. Ayan, kailangan may email kayo kasi i-re-register nyo yun sa pipilapan nyo. Maraan, sorry dito sa akin. Kailangan may email kayo. So yun, kapag nag-email na sa inyo, yung laboratory na negative kayo, ganyan, may sasagutan pa kayong isa pa, mga idol. Kailangan nyo i-register naman nyo sa Bureau of Quarantine. Yun, mga idol.
kailangan nyo isend yung result nyo sa kanila. Kasi doon manggagaling yung certificate nyo sa Bureau of Quarantine. Yun mga idol, malinaw. Tapos, kapag nasagutan nyo yun, ihintayin nyo ngayon yung certificate nyo. So ako, yun yung hinihintay ko ngayon sa mga oras na to. Yun ang hinihintay ko, yung certificate. And then, ipaforward yun sa receptionist ng hotel. Then, ipiprint nila yun. So yun na yung parang magiging outpass mo para maging makalabas ka na dito. Pwede ka na sunduin ng mga mag-anak mo. Pagdating nyo sa bahay nyo, 14 days kayong kailangan mag-self-quarantine. So, protocol yan. Okay? So, yun nga, mga idol. Keep safe lang lahat. Sana may mga natutunan kayo. Meron ako ng maganda na i-share sa inyo, mga idol. So, maraming salamat sa lahat ng nanood ngayong video ko na ito. Okay? So, good vibes. Peace out. One love. Bro.